Hi guys, good afternoon sa inyo. So meron tayo ulit PSE Stock Trendings Review. So ngayon po ay March 19, 2020 at ito po yung mga stocks natin na nag-top ngayong araw na to. So ito po si Jollibee, nangunguna, si Euro, ISM, SMPH, Ali, BDO, SM, ACEPH, so CAC at ang ating PSEI Index. So puro blue chips po yung pinag-uusapan ngayon sa Stock Trendings kasi po bumagsak na naman si PSEI. So nandito na tayo sa 4,623.42. So nag-down po tayo ngayon ng negative 13.34%. Pero nung opening pa lang, or rather nung magtuloy-tuloy na bumagsak po yung stock market natin, umabot tayo ng more than 20%. Ayan guys, so bago tayo magpatuloy, so pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys para updated ka po sa mga stocks natin, kung ano yung mga pinag-uusapan ngayong stocks, tapos yung mga techniques na nagagamit natin para sa ating mga losing or winning trades at yung mga basic po ng stock market natin. Ayan, so yun nga, hindi maganda yung nangyari dito sa ating stock market ngayong araw na to. So nag-loss po tayo ng negative 13.34%. Pero nung umaga nga, nagkaroon tayo ng dalawang beses na nagkaroon ng circuit break. Kasi yung pagbukas pa lang ng market natin is negative 12.82% na kaagad siya. So yun yung unang circuit break natin. So hindi ka makapag-trade sa oras na to kasi nakahold po yung PSE natin. And then umabot siya ulit ng more than 23%. So yun yung second time naman na nagkaroon ng circuit break yung market natin. So maganda lang sa kanya, nung nag-down po yung mga blue chips natin, nag-recover naman po siya. So umakyat siya at nag-loss. Kaya lang medyo malaki pa rin na nag-loss siya ng negative 13.46%. So sobrang baba na ng market natin. So yung RSI level natin is nasa 11% na lang. So ibig sabihin, walang gustong masyadong gustong bumili sa ating market. So karamihan po ay nagbebentahan. So wala pa tayong makitang linaw based dito sa mga indicators natin at sa current level ng ating PSEI market kung saan talaga siya magkakaroon ng stop. Kasi yun naman guys, kaya biglang bumagsak po yung market natin. So kung natatandaan nyo, yung Pilipinas lang kasi yung nagkaroon ng stock market closure na hindi naman holiday sa atin. So yun nga, nung nagkaroon ng lockdown, sinama na rin pati yung stock market natin. So marami po yung naipit nung time na yon na siguro gustong magkaroon ng cash bago magkaroon ng lockdown sa Metro Manila or sa ibang mga investors natin na gustong lumabas, hindi sila makalabas. So yung biglang pag-open ng market natin ngayong araw na to, March 19 Thursday, ayun, sinamantala na ng iba na makalabas kaagad. Kaya po biglang nag-down tayo ng more than 20%. So ang daming blue chips talaga na nagbabagsakan. Kala ko nga magkakaroon ng flooring kung saan kung umabot ng 50% yung down ng buong market natin, magkakaroon ng halt, totally halt yung trading sa araw na yun. Pero good thing naman, nag-recover po yung market natin. So ang baba na natin nasa 4,600 level. So tingnan natin kung merong bounce area itong si PSEI natin. Nung yung pinakamababang level niya is around 4,000. So ang baba na niyan guys, ha. So tingnan natin ako anong year tayo nagkakaroon ng 4,000 level, is around 2010 pa. So bago magkaroon ng financial market crash around 2007-2008. Yan na yung maximum level ng ating market nung time na yon. So grabe talaga ang epekto ng coronavirus. So ayun, oh. So sabi nga natin, nagpo-post nga din tayo dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. So nung bago mag-umpisa yung trading, nakalabas na ako sa kanya eh. So nag-aabang na lang talaga ako ng bounce dito sa ating market, which is expected natin kasi magkakaroon nga ng sell-off doon sa mga naipit nung last trading day natin around March. Tingnan natin yung date. Around March 16. So expected talaga natin na babagsak ng sobra yung market kasi marami pong gustong lumabas. So yun nga, nakasalo tayo ng at least 2 trades dito kay Robinson saka kay URC. Ayan, so makita nyo dito sa aking Facebook account pag in-add nyo na ako guys. So meron tayong dalawang good trades sa kanya, pero
hindi pa rin naman ganun masyadong maganda yung portfolio natin kasi meron din naman tayong mga hawak na stocks dati na napaka-loss na rin tayo. So good thing lang bago magkaroon ng market lockdown is nakalabas na tayo sa kanya. Ayan. So yung level na yan, 4,039. So yan yung magiging support natin sa coming days natin kung patuloy pa rin babagsak itong si PSEI market. So, pero tignan mo ha, since napaka-oversold na po, 11 or around 11% na lang yung RSI, meron tayong aasahan nyo, may mga technical bounce na pwedeng mangyari for the coming days. So, sabi natin, kung hindi sa week na to, kasi Friday na bukas, is next week naman. So, abangan natin yung mga bounce na yan para makasakay ulit tayo dun sa mga ibang stocks. So, ayun nga, tinitingnan ko din yung mga net foreign, so hindi pa nag-update yung as of this time yung market natin, so medyo delay din yung updating nila. So wala tayong mabasa mga good news dito sa ating PSEI, so i-browse lang natin ng konti para makita natin kung meron. So puro mga ano to, mga paalala sa mga traders natin yung nakikita lang natin sa kanya. Anong bandang hapon, bago mag-close yung market, maraming gustong paakyatin yata yung market kasi lumabas din guys yung isang drug na nire-recommend ng China na pwedeng makatulong doon sa mga may COVID cases. So yung nakalimutan ko yung pangalan ng drug na yun, so pero manufactured siya in Japan. Si China mismo ang nagre-recommend sa kanya. Yan. So hopefully ma-digest yan at makita natin ang epekto sa mga susunod na araw. So, nonetheless, naka-quarantine kasi ang buong Pilipinas, kaya expect mo meron pang downside po dito sa ating PSEI market. Ayan. So, medyo mahaba yung introduction natin. So, punta na tayo kay Jollibee, yung nag-top ngayong araw na to. So, yun nga, marami ang nagpo-post dito kay Jollibee natin. So, kasi yung price niya below 100 pesos na po. So, nag-close siya, binagsak pa siya nung closing. So, nag-close siya at 91.1. So, nag-down po siya ngayon ng negative 24.71. So, hindi na siya naka-recover. Kahit medyo naka-recover yung buong index natin. So, talagang takot na yung karamihan dito kay Jollibee kasi nga marami po siyang historic closures na nangyayari sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya masyadong kikita in the near term. Kaya po, naglalabasan po yung maraming investors sa kanya. So, tingin natin, meron pang ibabagsak itong si Jollibee. Kasi wala pa yung capitulation candle na pwede nating gawing reference level para bumalik po yung price nitong si Jollibee. So, laki po ng, kita mo naman, ang laki po ng volume na lumabas sa kanya sa ngayon. So, ang RSI niya, nasa 17 na lang. So, abangan natin yan kung merong bounce bukas. Kasi meron pala siyang support na RSI dito. So, tignan natin. So, ilang beses dito sa RSI 17, nag-drop dati si Jollibee at nagkaroon ng konting price reversal sa kanya. Pero yun nga, sabi natin, huwag kayong masyado maging optimistic kung in the near term tataas ng konti itong si Jollibee. So ang magandang gawin lang sa mga stocks natin sa ngayon is trading talaga kasi hindi pa natin alam kung kailan hihinto yung COVID cases. So yun nga, nakalimutan ko sabihin, meron tayong news dito, si Health Secretary Duque is under isolation kasi meron yatang senior official na kasama niya sa office or nakasalamuhan niya is merong positive case ng coronavirus. So alam niyo naman si Secretary Duque laging katabi din ni President Duterte. So wag naman sana kasi pag lahat ng government officials natin is affected, hindi na masyado magpa-function yung government natin, which is magiging catalyst na naman para bumagsak po yung markets natin. So, nonetheless, dito tayo kay Jollibee muna. So, malakas na resistance muna itong 120 pesos. So, tingin natin hindi masyadong babalik dyan ang prices natin hanggat nandyan pa rin po yung COVID natin. So, sa ngayon, nandito siya sa medyo malakas na support yung 91.1 natin. So, kung babagsak pa rin siya, ang next na sasaluhan natin dito sa kanya is nandito naman sa mga points na to ng ating chart. Okay, siguro magandang pagsaluhan yung area niyan at 81 pesos. Ayan. So sobrang baba, no? So ganyan siguro talaga pag nagkakaroon ng mga market crash. So first time din nating magka-encounter ng market crash kaya ngayon din lang natin nararanasan yung mga epekto na sobrang pagbagsak ng ating mga stocks. So mantakin mo kanina, mayroong mga stocks na bumabagsak ng
30%, pero mga blue chips yun ha. So lalaki talaga ng binagsak niya. Ayan. So abangan natin guys ako magkaroon ng bounce sa current price niya at 91 pesos. Kung hindi naman, pwede tayong mag-abang dito sa kanya. So ang next level na pwede mong support is dito sa around 81.05. Ayan. So yan po yung abang-abangan natin sa kanya for tomorrow kung magkakaroon ng rebound dito kay Jollibee. Kung hindi naman, kung sakaling akyat lang siya, so medyo optimistic yata pag nilagay natin sa 120. So pwede dito sa 105 yung next na resistance level po ni Jollibee natin. Ayan. So yan po yung nakikita natin na pwede po niyang papuntahan bukas. Ayan. So next po natin si Euro. So tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. Ayun. So bumagsak na ng tuluyan ang price ni Euro. So ang expectation nga natin dito sa kanya is babalik siya ulit dito sa ating support level, which is at 1.6 or around sabi natin nakaraan 1.7. Ayan. So dyan mo po asahan magkaroon ng konting bounce itong si Euro natin. So wala tayong makitang upside sa kanya kasi wala na masyadong gusto mag-trade sa kanya. So yung RSI pabagsak, MACD pabagsak, ganun din po yung ating price sa kanya. So very strong yung downward movement nitong si Euro. So laki din ha, nagkaroon siya ng negative 19.07%. So tuloy-tuloy po yung pagbagsak ni Euro. So kung nagtitrade ka sa kanya, dapat pag nabibreak niya yung mga support levels natin, lumalabas ka na sa kanya. So sana naging support mo sa kanya, pwede dito sa body ng candle natin, yung previous closing natin. At kung bumagsak yan, dapat kinaka-cut loss mo na. Pag trading lang naman ang habol mo dito kay Euro. So dahil ganyan yung nangyari sa kanya, ang next na bounce level na nakikita natin is around 1.7. At ang possible na resistance po naman is ito ng consolidation ng candles dito at 2.33. Or kung medyo mahina siya, baka mauntog dito sa ating MA100. At maglaro lang dito sa baba yung kanyang price. Ayan. So wala tayong masyadong nakikitang upside sa ngayon dito po kay Euro natin. Ayan. So next po natin si ISM. So hindi masyadong gumalaw yung candle niya, pero malaki pa rin yung binagsak niya. So nag-down siya ng negative 7.83%. So malino po, pinapakita ng chart natin, wala pang upside dito kay ISM. So wala din ako mabasang catalyst sa kanya sa mga news para bumalik po yung price niya ngayong panahon ng crisis. So wala akong masyadong aasahan sa kanya. So ang mahirap pa sa kanya, pag na-break niya yung 1.03 or yung 1.0 or 1 peso na psychological level natin, malaki ang chance na babagsak pa po itong si ISM. Kaya ingat po kayo pag pumasok kayo dito kay ISM. So mas maganda po pag pumasok sa kanya pag siguro makalampas yung price niya dito sa ating MA9. So sa ngayon, tingnan mo na maigi yung 1.0 level, kasi pag bumagsak yan, lalo pa pong babagsak ang price nitong si ISM natin, lalo na wala pa siyang positive catalyst. So ang magiging resistance level mo sa kanya is itong possible area na to at around 1.26, at ang support mo is 1 peso. So sa current price, so pwede mo siyang pasukin. Meron siyang malaking upside kung yan yung pupuntahan niya. At ang risk, i-risk mo sa kanya is pwedeng below 10% for a gain na 14%. Yun ay kung aakyat yung price nitong si ISM. Pero most likely, tingin natin, mag-stay lang at 1 peso or below 1 peso in the coming future ang price po ni ISM. Ayan. So next po natin si SMPH. So yun, ang laki ng binagsak ni SMPH guys ha, pero ang laki din ng gain niya kung nasa lumo itong si SMPH. So pagbukas na pagbukas ni SMPH mula dun sa previous closing natin, nagkaroon siya agad ng negative 12.34%. So ang laki kaagad ng binagsak ni SMPH natin. At tapos yung pinakamababa niya, itong pinakagrabe ha, negative 30.29%. So bargain na bargain si SMPH. Kaya naman siguro yung mga nakapulot ng price niya, tinulak na yung price niya. So nag-gain sila ng more than 36%. So maliit lang yung binagsak niya sa current price, sa previous price niya, negative 5.26%. Pero kung nasa luma sa bottom, ang laki ng possible gain mo dito kay SMPH. So ganyan po yung mga laro ngayon ng ating stocks. Yung long term hindi mo pa makita sa ngayon kasi
puro trading lang ang pwedeng gawin natin sa ating stock market. Ayan. So tingnan natin yung kanyang 5 minute chart kung ano yung nangyari sa kanya. So pagkabukas niya, bumagsak na talaga yung price nitong si SMPH. Then naging volatile siya at nag-stabilize na lang after niya makalampas ng MA9. Ayan. So yun yung sinasabi natin lagi guys eh. Pag nasa MA9 yung ating price, mas malaki yung chance na umakyat na siya kasi meron ng magsusupport sa kanya na mga bumili. So kung dito ka nakabili, meron kang possible upside sa kanya na 13.12%. Ayan. So tingnan natin yung next na movement nitong si SMPH naman based sa kanyang current candle. So ang babo na ng RSI niya, nasa 11 na lang siya. So mula dun sa peak ni SMPH, sukatin natin kung ilan na yung binagsak niya. So sa current price niya, more than 36% na pala ang binagsak ni SMPH. So kumpara sa ibang stocks guys, pag sisilipin nyo, yung iba is umaabot na yata ng 50%. Ayan, kagaya ni Jollibee. So more than 50% na yung binagsak na kanyang price. So nung dito sa pinaka-lowest level natin, more than 50% na rin pala yung binagsak ni SMPH. So alam naman natin guys ha, so hindi masyado makapag-operate ng mall itong si SMPH. So wag kang mag-expect sa kanya na ibabalik ng mga investors yung previous price niya kung saan meron tayong consolidation dati at around 42 pesos. So marami lang dyan magkakaroon ng trading dito kay SMPH. So ang haba ng kandila. So ang possible support mo sa kanya, pwedeng nandito sa body ng kanyang candle. So kung gusto mo lang naman siyang pasukin. At ang next resistance mo, so kung makalampas siya dito, pwedeng dito sa 29 pesos. Pero dahil nga naglilin tayo pabagsak, mas high yung chance na maglaro lang dito sa loob ng channel natin itong si SMPH. At meron pa siyang mga downward movements in the coming days. So hindi po malabo na bumagsak pa yung price nitong si SMPH, or ibig natin sabihin, malaki pa yung chance na bumagsak po ang price niya kasi yun nga yung mga mall operations niya. Magkakaroon ng shutdown. So, ibig sabihin, hindi kikita si SMPH. Hindi siya papasukin ngayon ng mga investors natin. So, huwag ka muna mag-expect na pag bumili ka ngayon, aakit na kagad yung price ng mga blue chips po natin. Ayan. So, next po natin si Ali. So, nag-down din itong si Ali. So, hindi masyadong naka-recover si Ali. So, hanggang sa mag-closing, meron siyang loss na negative 20.31%. So, laki din ng binagsak niya. So, umabot din siya ng negative 30% and then bumawi na lang siya ng around 10% pagdating ng closing niya. Ayan. So, hanap tayo ng mga resistance level. So, magiging resistance mo sa ngayon is 25.15. Ang support level mo is nandito sa baba natin at 19.61. Ayan. So makikita mo na kung papasukin mo itong si Ali, medyo maliit yung reward mo sa kanya kasi more than 9% lang yung possible gain mo at yung possible loss mo sa kanya is aabot ng more than 13%. So maganda gawin sa mga ganitong klase ng candles is wait mo muna mag-stabilize yung kandila natin hanggang sa magkaroon pa tayo ng ilang support candle sa kanya bago mo siya pasukin. Kasi in the near term, hindi magiging optimistic ang mga investors po sa lahat ng blue chips kasi naka-quarantine po ang buong Pilipinas. Ayan. So yan po yung nakikita natin na trading range nitong si SMPH, or rather ni Ayala Land. Ayan. So next po natin si BDO. Ayan. So ang laki din ng binagsak nitong si BDO guys ha. So hanggang sa closing medyo pabagsak din siya. So nag-loss siya ng negative 22.73%. So ang magiging resistance mo sa kanya is nandito sa 100 pesos at ang support mo is nandito sa baba at 76 pesos. So kung nasalo mo lang naman siya dito sa baba, tingnan natin ha. So meron kang possible gain sa kanya na 11.48%. Ngayon, kung gusto mo siyang pasukin, ito ang titingnan mo. So mula dito sa current price niya, kung sakaling mag-bounce siya, tingin natin at around 18% lang yung pwede niyang iakyat. So at meron siyang around 11% na possible downside risk naman dito kay BDO. Ayan. So yan po yung nakikita natin na pag papasukin mo siya, expected mo na kung saan ka lalabas at saan ka magka-cut loss naman kung hindi umayon sa'yo yung galaw po ng market. Ayan. So yan po yung trading range natin kay BDO. So next po natin si SM.
So maganda ang nangyari kay SM kasi medyo naka-recover po siya. So nag-down siya ng more than 31%. So ang laki din ha. Pero nakabawi siya at nag-loss na lang siya ng negative 9.25% based dito sa ating trading ngayong araw na to. So kung dito ka sa baba din niya nakasalo, laki din niya na. So sukatin natin ha. So more than 29% or halos 30% pala itong si SM. So tingnan natin kung saan pwedeng sumalo sana kung nasalo natin itong si SM. So makikita mo dito guys oh. So ito din yung ginamit ko kung bakit ako nagkaroon ng gain dito sa ating dalawang beses tayo nag-gain dito kay sa trading natin ngayong araw na to kay URC saka kay RLC naman is tinitignan ko yung potential na pagbabalik ng price bago niya marating yung resistance. So mamaya tignan natin. So dito kay SM naman, ang possible entry point mo is nung nagkaroon siya ng breakout dito sa ating MA9. So kung dyan ka medyo sumalo sa kanya, meron kang possible upside sa kanya na 14%. Kung medyo nasalo mo siya ng tama or around kahit 10% na lang, so medyo malalaking gains na yan guys ha, sa panahon na medyo crisis po yung ating buong market. Ayan. So tingnan natin yung kanyang support saka resistance. So malakas na resistance mo na ngayon ang 700 pesos at ang support mo. So pwedeng dito pero tingnan natin kung pwede siya dito bukas at 598 pesos naman. So tingnan mo guys ha, kung papasukin mo siya, maliit lang yung reward na pwede mo makuha dito kay SM kasi sa current price niya, meron ka lang upside na 5.33%. Meron kang downside risk na negative 10.17%. So, hindi siya magandang pasukin based sa reward saka risk ratio natin. Ayan. So, tingnan natin bukas kung anong pwede mangyari sa kanya. So, ang baba na rin ng RSI niya nasa 16.67%. So, yan po yung nakikita natin na pwedeng puntahan po in the short term nitong si SM natin. Ayan. So, next po natin si ACEPH. So, hindi na pinansin yung mga news dito kay ACEPH kasi parang meron siya inclusion, merong consolidation na ginawa yung mother company niya dito kay ACEPH. Ayan. So, pwede nyo pong makita yon sa PSE Edge natin. So, nag-loss siya ngayon ng negative 5.1%. So, tingin natin yung news na yun kung bakit naging trending itong si ACEPH. Pero hindi rin naman maganda yung current chart po nitong si ACEPH. So, ang support level mo sa kanya is 1.41. Ang resistance level mo sa kanya nandito at 1.75. So, maganda yung upside pero wala tayong makitang upside na movement sa kanya kasi yung RSI natin, pa-downward yung direction, yung MACD pa-downward, yung price pa-downward din. So, huwag ka ding mag-expect ng maganda-gandang bounce dito kay ACEPH. Ayan. So, kahit meron siyang catalyst, yung inclusion lang or yung pag-consolidate ng mga companies ni AC, walang masyado magiging epekto dito po kay ACEPH. Yun po yung nakikita natin sa kanya. And then, lastly, punta tayo dito kay Ayala, so si AC. So, laki din ha, negative 22.75% yung binagsak niya. Ha. So, hanapin natin yung mga support saka resistance. So, sa ngayon, magiging resistance mo itong dulo ng ating candle kung saan siya nagkaroon ng opening at 475 at ang support mo is at 363. Ayan. So, ang RSI natin kay AC is 16 na lang. So, medyo may possible bounce pa dito kay AC kung titignan mo lang naman yung RSI level natin. So, mas maganda siyang pasukin kaysa dun sa ibang nakita natin kasi halimbawa sa current price mo, meron ka possible upside sa kanya na 18.30 or rather around 19%. So, ang cut loss mo sa kanya is mga around 10%. So, mas maganda yung reward risk niya kumpara doon sa mga ibang stocks or blue chips na nakita natin sa kanya. So, nahuli na sa pagbabalik ng price itong si AC. So, tignan natin sa 5-minute chart kung nasaan siya. So, nagkaroon pala ng reversal. So, medyo nakabawi na siya at around 11:25 a.m. Pero pagdating naman bago mag-closing, binagsak din yung kanyang price levels. Ayan. So, tingin natin medyo magandang i-bounce play next week
or rather bukas itong si AC, kung magkaroon man siya ng downward movement, so ang abangan mo lang diyan kung medyo mag-rebound siya sa 363, kasi medyo ano na rin eh, sobrang-sobra na yung pagka-oversold nitong si AC natin. So sukatin natin mula sa kanyang peak at around 2019. So more than bumagsak siya ng more than 60%. So 50% na yung halos 60% yung discount mo dito kay Ayala, ha. So laki na nawala sa kanyang mga values. Ayan. So ayan po yung mga review natin dito sa ating PSE stocks, guys, ha. So yun nga, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So sabi ko sa inyo, mag-aral kayo ng mag-aral, guys, habang down yung market. Huwag kayong tingin ng tingin sa portfolio, kung mapulang mapula po yung nakikita nyo sa kanya. Yun nga, add nyo din ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader. At nagpo-post po ako ng mga related sa stock na medyo makakatulong po sa mga bago pa lang sa stock market natin. Ayan. So, yun nga, guys, ha. So, tignan mo ang PSEI level natin. Balikan uli natin. So yung 4,623 na level natin is around 2,009 pa nangyari sa ating market. So sabi nga natin, after nung financial crisis natin at sa pinapakita po ng mga charts natin, parang gusto pang bumagsak ni PSEI. So ang current RSI level natin is around 11 na nga. So ibig sabihin, wala nang gustong bumili talaga dito sa ating market. Pero nakikita natin, maraming opportunity for bounce play dito sa ating PSEI market. So, bigyan natin ng example yung kaninang ginawa ko kay URC. So, nakita nyo naman yung price ni URC. So, medyo umakyat pa siya doon sa selling price natin sa kanya. Pero nung naghahanap po ako ng mga stocks na gusto ko talagang pasukin, tumitingin lang ako dito sa kanilang 3-minute to 5-minute chart. Ayan. So, ano ba yung average price natin kay URC is around 93 pesos yata to. So ayun, 93 pesos. So hanapin natin yung level na yon kung saan ako bumili sa kanya. So around dito sa area na to. So kung makikita nyo tong area na to, merong drawing sa kanya na support level sa at around 93 pesos or 92 pesos. So dito po ako na nag-start na bumili sa kanya. So nakikita ko si may konting pag-stop ng price niya dito sa level na to. So, yun, nagdagdag na tayo ng nagdagdag sa kanya after niya lumampas dito sa ating MA20 saka MA9. So, yun nga. Nag-sell naman ako sa kanya at around 107. So, yung 107 price kasi, meron ako nakitang resistance level dito sa kanya. So, sabi ko, once ma-hit yung 106, so, magbebenta na ako sa kanya kasi in-expect ko resistance area. Marami yung magbebenta sa kanya, pero yun nga, naging positive pa siya. So, mas maganda sana kung nakita. Hindi ko na napansin yung MA9 natin. So, ang tinitingnan ko lagi kasi pag nagbebenta minsan, yung mga resistance level na pwedeng makahit sa kanya. Kasi possible magkaroon ng biglang bawi ng price. Ayun, so, kaya napasold na tayo kaagad at around 107 kay URC. Ayan. So, ganun lang po yung pagpili ko sa kanya. So, kung titingnan mo kasi mula doon sa peak price niya nung nag-closing tayo, yung buy area ko is more than 20%. So, sabi ko, hindi normal sa isang blue chip yung ganyang sobrang pagbagsak. Lalo na itong si URC, ang products po niya is mga perishable goods or yung mga goods na pwede nating magamit sa daily lives natin ngayon, naka-quarantine tayo. So, iniisip ko naman nung time na yon, hindi masyadong magbabagsakan ng sobra-sobra itong si URC. So, medyo umayin sa atin yung movement ng market at kumita tayo ng 14% sa kanya. Ayun. So, yun yung isang trade natin. Yung isang trade naman natin kay Robinson naman. So, although bumagsak na siya ngayon. So, yung average price natin is around 11.9. So, hanapin natin yung 11.9. So, natin, ah. So, dito naman tayo sa area na to, bumili sa kanya. So, kung makikita nyo, meron kasing candle dito na medyo nag-bounce ng konti sa ating MA9. So, bumili na tayo sa kanya. And then, nahabol natin yung closing ng 5-minute natin at nabenta natin siya at around
14.1 naman. Ayan, so. So, tinitik na natin yung mga ganung gain kasi kung susukatin mo naman siya, malaki na. So, more than 17% sa isang sway or movement niya. So, yung mga ganun, lalo na yung market natin ganyan. So, dapat kinukuha nyo na kaagad. Huwag nyo nang antayin na lumipas pa yung isang araw kasi marami pa rin ang magbebentahan. So, sa ngayon, tingnan mo yung chart ni URC or rather ni RLC. So, meron pa rin tayong downside na nakikita sa kanya. Kasi yung candle natin hindi pa rin maganda. Ayan. So, possible magkaroon pa siya ng retest dito bago bumalik ulit yung kanyang price. Ayan. So, sana may napupulot pa kayong aral dito sa mga nire-review natin. So, sabi natin, stay in cash always kasi ito yung time na malaki mag-reward yung market pag medyo nasabayan mo siya ng tama. Ayan. Doon naman sa mga long-term holders, para hindi po kayo masyadong stress, sabi ko nga, huwag kayong tingin ng tingin din sa portfolio nyo. So, kung talagang long-term kayo at naniniwala kayo na maganda yung company na napasukan nyo, so, hayaan mo muna siya doon. So, mag-focus ka lang muna sa daily life natin kasi ang problema talaga natin is yung coronavirus. So, yun nga, yung history ng buong markets naman natin is nagre-recover siya pag dumating na yung time na mawala po yung sanhi kung bakit siya pumagsak. Ayan. So, medyo mahaba yung ating discussions. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. At kita ulit tayo bukas. Thank you po.